Ito banda yung mga biig natin, no? Magandang araw po, ayan, ay nagpapakain muna tayo nito mga manok at mga pabo natin dito. Ayan, no? So dito sa mga manok at pabo natin, ang ating ginawang paraan nito is kapag ka yung mga inahing pabo ay nangitlog na, tapos yan ay nagalimlim. Pag nagalimlim yan at napisa na yung kanyang itlog, yung sisiw na, hinihiwalay namin yung sisiw. Tapos ginagawa natin, pinapakain natin ng feed yan sa loob ng kulungan na para sila ay napaparami natin. So doon namin napaparami itong mga pabo. Yung mga native chicken naman, pusa sila ng itlog. Otra. Ito banda yung mga biig natin, no? Medyo malaki-laki na itong mga biig natin, malapit na maawat. Ano sila? Yung mga pabo naman nandiyan din sumasama. O pumapayat na yung inahin lalo kasi ang mga anak niya ay malalakas na lalong umididi. So yan ang pag naawat naman yung mga anak na ito, lalaki na rin itong inahing baboy natin, no? Tataba ulit yan. Mabalik na naman yung katawan niyan. So ngayon lang talaga pag ganitong bagong awat. Oh, hello! Ayan. Sila. So, ngayon ay magiling naman tayo nitong kangkong. Ayan, ito yung pandagdag namin pagkain sa mga kangkong. Ayan, may chinachap na tayo na kangkong. Ito yung aming gagawing, ayan, oh, mabilis lang magchap pagka gamit natin yung machine. Oh, ayan, oh, maliliit na siya. Ganun lang kabilis magchap. Nasaluan lang to ng darak, kaunting peds, mais. Yan na yung kakainin ng mga inahing baboy natin na free range. Ayan. Ngayon naman, ayan na, binigay na natin sa baboy yung kangkong kanina na may halong darak na ito, kunting feeds. Yan yung binigay natin ngayon dito sa ating inahing baboy. Galing. So, ibang baboy naman, doon sa unahan, nandun na rin nakaantay. Ito naman yung mga baboy natin na free range dito. At dito ay may apat na ito na buntis, kakabuntis pa lang. At tapos meron din tayo ditong mga, may isa rin dito na pinapalaki pa lamang natin. Hello! Gutom na rin sila at ihanda na rin natin yung pagkain nila. Amigo, itiri ka dapat dong. Saka dong.
Kasi yung laki na ni, ano no, ganyang kalaki dapat ang ibebenta kay Duday. Malayo-layo pa. Yan yung mga 25 kilos siguro siya. Parang 3 months yan bago na-achieve eh. Ngayon, okay na itong tubig. Hindi ko na ito masyadong todo kasi tagulan. Kami silang ano. Ano ba ito si Chow-Chow? Chow! Dami pa rin nga eh, oh. The best thing to do. Yan ang pinaka-best thing of my life. Ayan. Ayan, maraming tubig. Saka kangkong. Maraming darak din yung halo natin. Kaya pwede halo ng maraming tubig kasi marami siyang darak. Yan ang best ng mga alaga natin ngayon. Ayan. Oh, ito yung ano naman sila. Makain lang sila dito. Maya-maya na yung kontimeng. Magkain na sila dito, tapos pagkatapos silang kumain, lumalabas din sila doon. Papunta doon na yan sila. Kasi open yan, oh. Ito nakalambat bilang kainan lang. Tapos kapag matutulog sila or pagka sumisilong sila, dyan sa mga bahayan na yan, na bahay ng kambing din. Tapos doon sa baba nito, meron ding mga kamalig doon na nasisilungan nila. At yung iba naman, ayaw doon, mas gusto nila doon sa ilalim ng punong kawayan. Kasi may mga kawayan din na parte itong ating free range area. Tapos yung iba sa ilalim ng mga puno. So yan yung buhay nitong mga alaga nating free range na mga baboy. At yan, may kasama rin sila ditong kambing. So yung ibang kambing natin nandun na, umagala na rin pababa at kumakain din ng mga damo-damo dyan. Ayan. So ayan lo, simple lang ang pagkain natin sa kanila. Ito, mga buntis na rin to. Ang maunang mga anak nito, itong itim. Kasi yan yung unang buntis. Tapos yung iba, ito na yung sunod-sunod tong tatlo. So, tapos yung itong isa, ito yung pinapalaki pa nating gawing inahin din. No, so yan yung susunod na magiging inahing baboy din natin dito. Yan, naka-free range na silang lahat dyan. At yung iba naman, hindi pa naawat. May dalawa tayong inahin doon, hindi pa naawat. May kasama pang mga anak. Tapos may isa naman, hindi pa nagalandi. So hindi pa natin napasampahan. Kaya plan kasi namin, bago namin ipasok dito yon, is matutukan muna natin na mapasampahan siya bago namin ma-wan dito, ipasok dito. Itong sa loob, mga inahing baboy ito, no, hindi ito pang karne, kundi talagang target natin sa kanila is pang inahing baboy. Palalakihin natin sila na magparami sila, no? So kaya sila naka-free range at more natural na pagkain yung binibigay natin sa kanila. So ayan yung ating simpleng paraan din dito sa bukid sa pag-alaga nitong mga free range na mga baboy. No, may kasama din silang mga kambing at manok diyan sa loob.